po sa lahat. Ang kawalingan ng turismo at kapakanampang kultura ng Maynila ang siyong nakatasan sa seremonya ng pagkataas ng wakawat sa umaga nito. Para sa unang bahagi, ay inaniya po ang lahat na tumahimik para po sa isang awit panalangin na pamunuan ng Manila City Chorale. Ako'y Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan ng may damal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
ito ay akin pong binibigay sa inyo ang nanunupalang direktor ng aming tanggapan upang sa atin ay magbigay ng kanyang mensahe at ipakilala ang ating tanunay at pagsalita. Ginoong Charlie DJ Dungo. Isang maasenso at mainiting umaga sa ating lahat. Mayor ISKO Moreno Dumagoso, Vice Mayor Hany Lacuna, Secretary Pernoy Tito Ang, City Ad Felix Espiritu. Ngayong buwan na ito ay malaking ipinahayag namin sa inyong lahat ang buwan ng turismo. Ito ay sisimulan bukas ng isang konsultasyon kung saan tatalakayin ang isang tourism development plan na siyang kailangan ng ating siyudad. Sa darating na Biyernes ay gaganapin ang konsyerto sa Kapilyan na may tema na awit at indak patungo sa pagbuhay ng turismo ng Maynila. Gagawin din po natin ang isang art exhibit, art and photo exhibit dito rin sa Kapilyan sa September 19 sa pakikipagtulungan ng mga artist na nanggaling po sa Angono Rizal kasama ang mga photographers dito po sa R. Hidalgo. Gaganapin din po sa September 20 sa Dapitan Sports Complex sa pakikipagtulungan ng National Commission on Culture and the Arts ang Tagaanog kung saan lahat po ng mga estudyante at mga out of school yun ay inaanyayahan para po sa rehabilitasyon ng Pasig River. At sa panghuli, gagawin din po sa Kaptilya ang konsyerto ng Philippine Philharmonic Orchestra dito po sa Kaptilya din. Ito ay isang panawagan sa ating lahat bilang Manileño na tulungan niyo po na buhayin natin ang turismo ng Maynila. Sa pagkakataong ito, isang karangalan upang magbigay sa atin ang mensahe ang ating pinakamamahal na alkalde, Batang Maynila, Mayor Francisco ISKO Moreno Dumagoso. Maraming salamat, OIC Director Charlie Dumo. Good morning! Isang mapayapa, medyo maalinsangan, ano? Mukhang umulan na naman ngayong araw na ito. But be that as it may, na-miss ko kayo. I miss you. Miss you too. Isang araw lang naman. Pero, well, una nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin sa Sydney at sa mga kababayan natin sa Queenstown. Gusto ko lang ipapatid sa inyo lahat, mga kawani ng pamahalang lungsod. Nagagalak po sila sa ginagawa ninyo. Kahit saan po ako magpunta, lagi binabanggit yung inyong pagsisikap, mga kawani ng pamahalang lungsod, na isaayos ang ating minamahal na lungsod ng Maynila. Sa ating pong palakpakan natin ang ating Vice Mayor, talagang masipag din si Vice. Birinin niyo, unang araw niya, nahuli niya agad 15 tons na illegal na pumasok na karne sa ating bayan, sa ating bansa, dito inilalako sa Maynila. Kaya po sana maging aral ito sa mga importer o kung meron pang smuggler sa custom, wala kaming otoridad bilang pamahalaang lungsod ng Maynila. Pero pag lumanding kayo sa Maynila, dito nyo yan binodega, dito nyo yan tininda. Hindi ko papayagan na makain ng mga taga-Maynila ang mga karneng ipinagbabawal ng Estado ng Pilipinas. Kaya sana maging aral ito. Ito ay halos 20 milyong piso
Bilingin niyo, pag yan nailuto na, hindi niyo na alam anong pinagkaiba ng pwedeng karne at hindi pwedeng karne. Maraming salamat sa Department of Agriculture, NMIS, sa ating Veterinary Inspection Board, kay Vice Mayor Lacuna, kay Colonel Magdaluyo ng Station 1, kay Major Ibay, kay General Ganao, at lahat ng mga kasapi ng operation na yon. Maraming salamat sa inyo at sana mapanatili natin maging malinis ang kakaning mga karne sa lungsod ng Maynila. Hindi natin masisisi dahil siguro naman may mga taga-tundo sa inyo rito, wala na yung slaughterhouse natin. Pero noong nakarang linggo, bago po tayo umalis, ay nag-groundbreaking na po tayo at may awa ang Diyos. Tulong ng Diyos, 8 buwan simula ngayon, may bago na tayo slaughterhouse sa lungsod ng Maynila. Sa mga kusihal na nandito at department heads, mga supervisor, mga kawani, mga police, muli sa ating department sa tourism, kayo po ay buwan ng turismo, kayo po ay hinihikayat ko, nakita ninyo may post pa sa Facebook, naging proposal area na to, may nag-propose eh. Kaya mabango daw, alam nyo bakit mabango? O dahil sa dinonate ni Dr. Cecilio Pedro ng Happy Toothpaste, yung mga all-purpose detergent para masanitize. O, hindi lang one part. Sa palengke, ganun din ang gagawin natin, lingguhan na ang paglilinis ng palengke. Sa ganung paraan man lamang, kahit sa mga maliliit na paraan, maisaayos natin, maitama yung konting nabalukto. At least konti pa lang, bengkong pa lang, madali pang ituwid sa tulong ninyo, mga kasamaan kong kawani ng pamahalaan. At palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat binigyan tayo ng pagkilala ng komisyon at kinikilala ang mga efforts nating lahat. So, at hindi rin kaila, siguro sa inyo, maraming syudad sa buong mundo, sa Pilipinas lang, 1,600 plus municipalities and cities or LGU, no? Mano pa sa buong mundo. Ngunit naitala ng magazine ng The Economist na ang Maynila ay number 43 na sa safest city in the world. Out of 60. Pwede na. Kahit-kahit lang. Pasasamba. Hindi man tayo maging number 1, wala naman masama maging number 2. Di bali, sa tulong ninyong lahat, sa pakikisa ninyo, pagsikapan natin na yung ibibigay natin na syudad sa mga anak man lang natin ay syudad na may pagmamalaki na nila. Huwag na natin sisihin na sisihin yung mga nakaraan. Let's move on. Maglingkod na tayo ng maayos kayo. Tingin ko naman, ano mang pagsisikap ng bawat isa sa atin, basta nagtulong-tulong tayo, tingin ko may pupuntahan na direksyon ang Maynila. Walang garantiya, wala naman nakakabigay ng garantiya, pero paano ba, basta araw-araw we try to excel in our field of undertakings. Kahit nasaan, ahensya ka. Euro ng ating pamahalang lungsod. Kaya, buong kababang loob, nakikisuyo ko sa inyo mga kawani. September na, umas po.
ko sa iyo, pag pumasok ang September, pag Vermans, ang sikat na sikat, City Treasurer. Ikaw nang bahala, Jazz. Alam niyo naman, alam niyo si Jazz. Rose from the rank. Tingin ko, kung meron man nakakaunawa sa ating mga empleyado, ha? Eh, tingin ko, si Jazz ngayon, isa sa nakakaunawa ng pangangailangan ninyo ngayong Vermans. Okay, naglalayo. Hindi niyo hindi kayo mawawalan. Hindi kayo magkano. Ito, nako, sa totoo niyan eh, isinubi na. Ni Jazz. Talagang in fairness to her, when we were talking about it on first week of July, talagang itinatapin niya yan. Pinag-iipunan kayo ng ating city treasurer para sumaya naman ang Pasko ninyong lahat. Niyawa naman ng Diyos. Basta tayo, dire-diretso lang. Yun lang naman ang hinihingi ko sa inyong kapalit. Wala namang iba. Me? Extra step. Create extra mile. Konti lang. Nagkaganyo lang ng konti. Yan konti-konti na yan. Dadami din yan. Yes. Sabi nga. So ngayon po ay nais kong i-welcome muli ang mga batang Maynila na ating makakasama sa pamamahala, lalo na patungkol sa edukasyon. Ang ating po mga bagong Board of Regents, Mr. Jener Mendoza, simple lang ako si Mr. Jener. Siya po ay graduate ng Legarda Elementary School, Ramon Magsaysay High School, ala, summa cum laude, and high school from summa cum laude from Ateneo de Manila. At higit sa lahat, siya po ay MBA graduate sa Harvard University. Puso Harvard niya na. Yan po, maraming salamat Mr. Mendoza, for the opportunity na binigay niyo sa amin na kayo maging bahagi ng aming educational institution. At napakalaking bagay po na kayo maging bahagi ng PLM. Napabuti pa natin. Congratulations sa lahat ng PLM students, 100% sa mechanical engineering. Bigayin niyo yan, no? O parapakan natin ang mga profesor ng PLM. Mga estudyante ng PLM. Sila po ang may gawa niyan. Hindi po ang mayor. Hindi po ang vice mayor. Mga guro, opisyalis ng PLM. Kami po, ni Hany Lacuna at ang mga konsehal, tagayad pa lang. Tosgas lang ang trabaho namin sa PLM. Kaya bagay na pinagpapasalamat ko sa mga profesor ng PLM. Sana po lahat ng colleges sana ay maging maayos, sumikat ng gusto. Sikat na ang PLM, pasisikatin pa ni Dr. Leyco yan. Sigurado tayo dyan kay President Leyco. At siyempre, andyan din si Dr. Francisco Roman. Siya po ay doctorate ng Business Administration. Para, yan lang. Sa Harvard University Business School. Simple-simple ah. Kita nyo naman mga kababayan, modesty aside, marami naman magagaling na school sa buong mundo, sa Pilipinas. Magaling din ng Harvard. Yan po, karagdagan. Welcome, Dr. Roman, sa siyudad ng Maynila. At sabi ni Dr. Cecilio Pedro,
pag naubos nyo na daw yung mga detergent o all-purpose cleaner, magbibigay para raw siya ulit ng santa. Pagpaka natin ang happy toothpaste. Ngayon, Maria, maikli lamang, gusto ko kayong makatulong kayong lahat na nandito, nakawani ng pamahalaan, hindi lang ang MHD, kundi lahat na rin kayo na nandito. Inihikayat po natin at hikayatin ninyo ang mga kaibigan ninyo, kamag-anak, kakilala, na may mga anak na 1 taon hanggang 5 taon. Doon sa kampanya natin na labanan ang polio na pinangungunahan ng DOH at ng MHD through Dr. through Fox Pangan, no? At 10 ng kanyang mga kasama sa Manila Health Department. Noong nakaraang linggo lang, nilusad natin sa Maynila yung vaccination o yung patak-patak. Gusto ko lang mo kayong i-update. Nakaka 47% pa lang po tayo. Ibig sabihin, may natitira pang 53%. 92,965 na bata pa lamang ang napapatakan natin upang labanan ang polio. Ang pangarap po natin, 191,138. So, 53% pa tayo. Marami pong gamot at maraming bakuna. Hindi dyan. Available sa health center. Kaya po, tulungan nyo na po akong manawagan sa mga magulang ng mga bata. Tiway naman to eh. Walang yan pa. Nga nga lang. Ah. Alaw sa polio. Ulat na. Eh sayang. Sayang. Kunin na nila. I-avail na nila. Yung ganitong serbisyo ng lungsod ng Maynila o pamapangalagaan ng mga susunod na salinlahin natin. Na susunod ng mga empleyado na city hall. O susunod na pamayanan na siyang ating pinaghahandaan ngayon, sapagkat lahat ng gagawin natin ay bagay na pagbubungahan ng mga batang iyan. Kaya ipaalala ko lang yung sinasabi ng mga matatanda, kung ano ang tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Kaya ngayon magtanim na tayo ng maayos na gobyerno, panatag na pamayanan, malinis na siyudad, upang pagdating ng araw, may balik natin ang konting yabang ng mga taga-Maynila na kapag sinabi, saan ka nakatira? Ako, batang Maynila ako. Kaya niyo po yun. Kaya po natin lahat yun. Kaya po, makisuyo lamang, total, nandyan na yung supply, andyan na po, kukunin na lang sa mga magulang na nanonood, sa mga magulang na nakikinig, bigyan nyo na ng konting oras itong bagay na ito'y patungkol sa kalusugan at kaligtasan ng inyong mga anak. So muli, mga kasamahan kong kawani, kaya nyo ba maging pang 42? Yes. Pang 43? Ay kasi pang 55 yung minana natin. O ngayon, 43. O pag nag-42, improvement. 40. Pwede? Pwede. 30. Ano pwede? 20. Pwede. Top 10. Pwede. Naman! Pangarap ka lang eh. And if I may share to you, maybe some of you here also dreaming. Or may mga pangarap sa buhay. If I may share to you, aim for the moon. Anyway, if you miss, you're going to land with among the stars.
Magandang umaga. Maging ligtas, malusog, sana sa inyong lahat ang lingwintot sa awa ng Diyos. So Manila, God first. Maraming salamat po. Muli, tayo po ay bumalik sa ating mga tanggapan at magtrabaho po tayo ng mainiti sa labi. Muli, mag-uwi po tayo lahat.